Kamusta po kayo dyan mga ka-in-house? Again, welcome back again to my channel. Sandaling minuto, mabilis ang explore ng expander cross na to. So explore na po natin yung expander. So meron tayong display ngayon. So ito po yung aming showroom. Ito po yung top of the line. Ito yung pinaka isa sa mga most sought after na variant at kulay. So itong metallic gray, best selling naming unit yan. Kaya sa mga nagre-request po na mag vlog po ako ng iba pa pong colors, mag-comment po kayo dyan sa baba. Mga gusto pong mag-request ng puti, silver or orange, or yung bronze green limited color edition niya, huwag kayo mag-alala, pagbibigyan ko po kayo. Mag-comment lang po kayo. Habang kayo po ay nanonood ng aking video, aba, huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Mabilis ang pahapyaw, ano ba yung mga exciting features, kung bakit nga ba naging best selling itong unit na to, ano po ba yung mga accredited in-house banks, at mga requirements sa pagbili. Some of the exciting features of this unit is yung kanyang ilaw, ano. So, mapaumaga man yan or gabi, naka LED na siya. So, ayan po. Sobrang liwanag niyan. So, advantage po niyan, kahit naman sa malayo ka pa lang, noticeable yung sasakyan, less yung risk mo na matagis dahil naka LED na po yung ating ilaw. Meron din po tayong reverse camera po dito sa likod. So, ayan po 'yun, oh. Ang ganda niya, lalo na pag atras, hindi niya na kailangan ng pahinante kasi meron na tayong reverse camera. Tapos po, dito po sa likod, let's try to explore, ano. So, napakaluwag po nung kanyang likod. Na-adjust din po yung kanyang headrest. So, kung mapapansin niya, itong isang headrest nasa taas, yung isa nakababa. So, na-adjust po yan, ano. So, ayan, naibaba ko na siya. Kanina nakataas, ano. So with using one hand and isang kamay po nasa camera, napakadali pong i-fold ng likod niya. So sa mga baguhan po nagsasasakyan, I'd like to welcome you on our number one best selling MPV in the Philippines. Walang iba kundi ang ating brand new Mitsubishi Expander Cross. So tingnan niyo po yung loob, sobrang luwag niyan. Grabe, lalo na sa personal. Ini-invite ko po kayo na mag free test drive. Andiyan po yung aking contact numbers po sa screen. Andiyan din po yung aking Facebook account. Pwede nyo po akong i-follow. And also, habang kayo po ay nanonood sa aking YouTube channel, please do subscribe na rin para updated po kayo sa mga latest promos at mga bagong unit na inilalabas po namin. Okay po. So, explore natin to. Easy access dito sa kanyang tool drawer. So, ayan po. Nandiyan yung jack, wrench, and towing pin. With the use of one hand, napakadali pong i-access. So naisara ko na. So again, kung ikaw po ay baguhan pala nagsasasakyan or matagal nang nagsasasakyan, ma-appreciate mo tong unit na to kasi isang kamay lang po nagawa kong i-access yon, ano. So meron din po tayong drawer din po dito or shelving na with subdivided divisions, ano. So kung kayo po ay mahilig po magpalit-palit ng sapatos, extra instrumento, ayan po. Ayan, no. Yung drawer niya sa likod, oh. Shelving, oh. With divisions po yan. Ang dami po talaga malalagay dito sa unit na to. Ayan po, pati yung panggilid may bulsa. Meron din po dito, sabi ko nga, kahit saan ka maupo sa expander, first row, second row, or third row, lagi ka pong may access for charging. So dito po, ayan o, may charger port po dyan. So kung nasa third row ka, makakapag-charge ka, meron po lagay ng beverages dito, dito at dokumento at gadget po dito. Okay, hindi na po natin kailangan tumalon. Ito po mga sinasabi ko, mga pahapyaw lang po ito. Some of the exciting features of this unit. So ito po yung tailgate assist. So mababa ka man, matangkad na tao, hindi ko na kailangan tumalon. Masasara ko yung likod. Meron din po tayong rear wiper. So kung nagpapawis po yung likod, especially po nitong mga napapasana all na lang nitong long weekend sila, nag long drive, ano. Sana all sa long weekend, nakakapagtagay tayo or Baguio. Well, then again, nandyan po yung ulan, moisture or pawis ng salamin, di natin maiwasan. But with the help of this Mitsubishi Expander Cross, we do have this defogger. So, siya po yung responsible para matanggal po yung moist or pawis sa likod ng salamin at sa mga salamin natin. Meron din po tayong very sporty na, ayan, no? Yung kanyang spoiler sa likod at ang shark's fin antenna. So,
Sobrang ganda nitong unit na to. So yung mga sinabi ko kanina, those are just one or some of the exciting features of this brand new Mitsubishi Xpander Cross. So again, huwag niyong kalimutang i-like at subscribe. Ang aking YouTube channel ay Mitsubishi In-House Financing. So proceed na po tayo, ano? So mabilisan lamang to. So I will make sure na may instant kaalaman na po kayo. So paano nga ba bumili ng brand new Mitsubishi Xpander Cross? So proceed na tayo, mabilis ang kaalaman. Instant information, so na-demo ko na po yung unit kanina, how to order naman at mga requirements, at yung free test drive, nabanggit ko na kung paano ba yung procedure. Okay po, for scheduling ng test drive, message, do call or text me and follow me on my Facebook account, and be sure to subscribe on my YouTube channel dahil mga bagong promo po, mga bagong units, ina-upload ko po dito para updated po kayo. So paano ba umorder ng unit? So kailangan natin malaman in ourselves anong unit color ba yung gusto natin. Kamukha po ngayon, dinemo ko po is gray. Meron po tayong mga white, silver, and orange, ano? So request for unit model desired. Anong variant? So halimbawa, Xpander JLS ba yung gusto kong orderin, or Xpander Cross, top of the line, or base model yung gusto natin, GLX ang tawag. So we have to determine that as we file our order sa pagbili ng unit. Unit color decide, payment for unit reservation. So usually ang unit reservation po nasa 5,000 pesos po yan. And we have to determine kung kanino nyo po gustong ipangalan yung unit. Okay po. Paano po kung halimbawa bibili po yung unit ng cash transaction? Ibig sabihin binili nyo po ito ng buo, hindi siya naka-loan. So yan lamang po ang requirements. Dalawang valid ID lamang po. Ano-ano po ba yun? Driver's license, passport, unified ID, SSS, field health. Yun po yung some of the few examples na ina-accept for 2 valid IDs. Postal ID, okay din po yan. PRC ID, professional IDs, ano? Okay po. So, kamukha nga nung banggit ko kanina, unit model reservation, 5,000 pesos po. Paano naman po kung halimbawa bibili po natin yung unit ng via installment or hulugan? So, ito po yung tinatawag po natin na Mitsubishi In-House Financing. Usually po, requirement lang po, please do pay attention on the requirements that I will share with you, no? Ito mga initial requirements, actually ho, so sa iba nga ho, akala nila sobrang dami. I will tell you, wala pa pong sa 10 daliri yung requirements. Try nyo pong bilangin. Okay po, I will try to enumerate. 2 valid IDs, driver's license or passport, SSS, unified field health, voter's ID, postal ID, PRC license ID, unified ID, yan. Those are some of the accepted IDs, and especially police clearance ID and BI. Okay po. Unit model reservation, 5,000 din po. Part 1 po yan, ha. Yan po, part 1. So proceed tayo sa part 2. Konti lang po yung requirements. Okay? Latest electric bill or water bill ng ating bahay na tinutuluyan, kasi dyan po natin itatag yung LTO registration ng unit na ating bibilhin. Saan po uuwi yung unit? Okay po. Cellphone number po ninyo or contact number ng may-ari or kung kanino nyo po gusto ipangalan yung unit. That's part 2. So, initial requirements for in-house financing. Sino po ba yung mga pwedeng mag-avail? Yung mga namamasukan, mga empleyado, mga nag-work or nagtatrabaho. Requirements, employment certificate. Siyempre ho, sa employment certificate, usually naka-indicate po dyan yung full name natin, date hired, position, monthly salary. And please, do take note, it has to be updated, ano? Kasi, paano ko mamaya, promoted na po pala kayo. Okay? So, monthly salary updated as well. Kasama po nung sa position, date hired, monthly salary, allowances, and full name. Initial requirements for in-house financing. Paano? Kung empleyado na namamasukan po sa abroad, example, OFW or seaman, mga nasa ibang bansa, well, same lang din halos. Employment certificate, monthly salary, and nadagdag lamang naman po dyan is remittances updated po. Usually, latest 3 months or latest 4 months. Okay po. So, sino po ba yung mga nagtatrabaho sa abroad or employees abroad? Who are they? Seaman, nurse, teacher, or kahit anong legal na trabaho sa abroad as OFW. Halimbawa, kayo po ay kasama po nag-work sa disyerto ng petroleum, mining, digging, plumbing, irrigation, or halimbawa po, hotel attendant po kayo, receptionist, chef, cook, waiter, waitress, cashier,
mall crew, regardless po kay mababa po yung position nyo or mataas po yung position nyo po dyan sa abroad, as long as legal po yan, pwedeng-pwede po yan sa Mitsubishi in-house financing. Pati rin po doon sa mga OFW po natin na masugid nating tagapanood dyan na madalas tatanong, sir, pwede po ba kahit exit na ako or e-exit pa lang na OFW? Aba, pwedeng-pwede po yan sa Mitsubishi in-house financing. Umpisa pa lang po, sabihin nyo na po sa akin para ma-ready po natin yung requirements at matulungan nyo, matulungan ko po kayo na mabili yung unit na kinakailangan nyo. Okay? Halimbawa po, yung unit gusto nyo pong i-release kahit nasa abroad kayo kasi gusto nyo pag-uwi nyo from airport, yung family nyo na yung sasalubong sa inyo kasama po nung brand yung sasakyan na inyong binili upang makatipid po sa pagbabayad ng Arkila sa driver at sasakyan, mismong brand new unit nyo nang binili ang sasalubong sa inyo. So kahit nasa abroad po kayo, pwede pong ma-release yung unit with your authorized family representatives, asawa, wife or husband, parents, nanay or tatay, anak, son or daughter, kapatid, brother or sister, ages 18 to 70 years old. Okay po. Ang ganda nun, ano? Pauwi ka pa lang, sasalubong sa'yo, family mo. Tapos yung brand yung sasakyan of your dreams, okay? Tipid ka na sa Arkila, kasama mo pa ang iyong pamilya, okay? Filipinos working in the Philippines, locally employed, work sa Pilipinas. Ito po yung nasa kategory ng government employee. Sino-sino ba yun? Mga polis or sandalo? Pwedeng-pwede po yan sa Mitsubishi in-house financing. Nagtatrabaho sa munisipyo or city hall? Pwede po yan. Army, Navy, Air Force. So shout out po kala Mr. Eguia po dyan sa PNP po. Yung mga customers po natin dyan, no? Si Mr. Apaling po dyan po sa Philippine Army. Kamusta po kayo dyan? Ang dami po natin mga kliyente na galing po sa government, especially sa Armed Forces. Mr. Felix Galera, kamusta ka na po dyan, sir? Kala Mr. and Mrs. Noguera po, yung Navy po natin na customer na nag-release po ng unit sa amin. Shout out po sa inyo. So ayan, or kahit anong legal na trabaho sa gobyerno, mababa man yan or mataas sa posisyon, as long as legal po yan, pwedeng-pwede po yan sa Mitsubishi in-house financing. Filipinos na nagtatrabaho sa non-government or private employee, so mga pribadong kumpanya, nurse, teacher, IT or software engineer, those are some of the few examples na mga pwede mag-apply po sa Mitsubishi in-house financing installment ng kotse or kahit anong legal na trabaho regardless kung anong position mo, mababa man yan or mataas, as long as legal. Okay po. Tapos, common question, paano po ba mag-avail ng in-house financing? I-share ko po yung mga frequently asked questions. Kasal man or hindi kasal, pwede po ba mag-avail ng in-house financing? Pwede po yan, basta nasa legal na edad. Live-in or hindi pa kasal or may anak na, single parent, pwede po yan. I-help ko po kayo, tutulungan ko kayo. Paano kung mag-boyfriend or girlfriend pa lang, as long as nasa legal age po tayo at complete requirements, pwede-pwede po yan sa Mitsubishi in-house financing, hiwalay na sa dating asawa. Pwede pa rin po yan sa mga meticuloso, meticulosa po na gusto ko, sir, pagbili ko po ng unit, pag-release ng unit. Yung bago kong kinakasama, yung magiging cashier ko sa ownership ko, ha, gusto ko yung ex-husband or ex-wife ko, tanggal siya sa picture. Ayaw ko siya magkaroon ng karapatan sa unit kasi hindi kami okay. So, umpisa pa lang po, sabihin nyo na sa akin para ma-assist ko po kayo na malimitahan po at maayos yung dokumento ng ownership ng inyong sasakyan para yung ex-husband, ex-wife nyo, tanggal po sila sa ownership ng sasakyan at yung bago nyo pong kinakasama or partner ngayon, ang kasama nyo pwedeng pumirma or limitation ng owner sa sasakyan. Widow, byudo or byuda, pwede-pwede po yan sa Mitsubishi in-house financing. Paano naman po kung walang trabaho pero pensionado na, retired, basta meron tayo merong companion or kapamilya. Next, paano po kung walang trabaho pero self-employed o may negosyo, sari-sari store, bakery po, pwede yan, or shop sa mga shop or work sa Pinas, self-employed, may sari-sari store, pwede-pwede po yan ma-approve. Grabe yan, advantage po yan kung may sari-sari store kayo, pwesto sa palengke, may apartment, paupan, landlord or landlady. Shout out po sa inyo dyan na nag-avail ng Mitsubishi in-house financing. Pamilya Miranda po dyan sa Valenzuela. Bukid, pala, isdaan, taniman. Kahit po magsasaka, maniwala po kayo. Lalong-lalo na po yung mga mayayaman po natin dyan sa may Marilao, Santa Maria, Bulacan, San Miguel. Kahit po magbubukid kayo or farmer, as long as makompleto natin yung requirements, pwede-pwede po yan sa Mitsubishi in-house financing or kahit anong legal na negosyo or tindahan or serbisyo.
ano-ano ba yung mga requirements sa mga may business. So, ito po, mga negosyo or self-employed. Business certificate, indicated po yung position, or siyempre kung ano po yung, kung kayo po yung may-ari or katiwala, or updated business statement. Next, ano-ano po ba yung mga honored ATM cards or booklet. So, kung kayo po ay tumatanggap ng remittances, allowances, or sweldo, or mga bonuses, pwede-pwede po yan sa Mitsubishi In-House Financing. Back booklet, savings, remittances, pwede-pwede po yan. So, ano-ano po ba yun? I-share ko po sa inyo. Kung kayo po ay tumatanggap ng sweldo, allowances, allotment, or remittances sa mga OFW, or kapamilya natin sa ibang bansa, or dito po sa Pilipinas, pwede-pwede po yan sa Mitsubishi In-House Financing. I-close up ko po yung mga accepted or accredited banks po natin dyan, ha, na pwede-pwede po sa Mitsubishi In-House Financing. I hope na nakikita nyo po siya. So again po, habang kayo po ay patuloy na nanonood, aba, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. So sa mga gusto pong ma-request ng test drive ng ating unit, kontakin nyo po ko dyan sa numbers na yan. So mga price list, pwede-pwede ko po yung share. Again, huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Ayan po, sabi ko nga sa inyo, sa sandaling minuto, inyo po kagad malalaman kung paano nga ba makamit ang inyong pinapangarap na sasakyan. Ulitin ko lang po, kung kayo po ay may kulang po sa mga requirements, umpisa pa lang po, sabihin nyo na. Kung kayo po ay hiwalay po sa inyong dating mister or missis, umpisa pa lang po, sabihin nyo na. Kung meron po kayong ma-expire na IDs or mga kulang sa requirements sa business, mga certificate, umpisa pa lang po, sabihin nyo na. Yung mga hindi po nakapangalan yung bill ng kuryente or tubig sa inyo, sa bahay, umpisa pa lang po, sabihin nyo na. Kasi nandito po ako, i-guide ko po kayo. Hindi nyo na po kailangan actually ng fixer para maayos yung dokumento nyo. Nandito lamang po ako para i-assist kayo. Habang ina-assist ko po kayo, gusto ko po part po kayo ng ating transaksyon. I-orient ko po kayo, i-guide ko po kayo kung paano po makompleto yung mga requirements, kasi gusto ko po sa lihiti mo at yun nga, legit na pamamaraan, gusto ko aware kayo para lamang po tayo nag-e-enroll sa school niyan. Maniwala po kayo, napakadali lang po ng requirements. Kamukha po nung nabanggit ko kanina, requirements ay wala pa pong sampu, alapa, eka nga, no? So again, sa mga may kulang po sa requirements po dyan, or curious ano-ano po ba yung mga requirements na kinakailangan or kulang, so umpisa pa lang po, sabihin nyo na upang ma-guide ko po kayo, i-orient ko po kayo, at tuturuan ko po kayo paano makompleto yung mga requirements sa lihiti mong pamamaraan. Hindi na po natin kailangan ng fixer. Tayo po mismo, i-guide ko po kayo, especially sa mga nagre-renew po ng mga requirements. Okay po, mga kulang sa IDs, nahihirapan kumuha ng IDs, i-guide ko po kayo. I-assist ko po kayo. Okay po, so ayan po. I hope na sa sandaling minuto ay naturoan ko po kayo. So sa mga gusto pong umorder ng unit sa akin, especially do sa mga yun nga, exit pa lang sa abroad or naka-exit na, huwag po kayong mag-alala, i-guide ko po kayo. So again, thank you very much po sa inyong walang sawang panonood sa Mitsubishi In-House Financing. Be sure to like and subscribe sa aking YouTube channel. So kung kayo po ay may mga request na next model, variant at kulay na gustong i-feature nyo po sa ating next episode, mag-comment po kayo sa akin sa diyan po sa comment box sa baba, mag-like at share po kayo. Pwede po kayo mag-request na, sir, next time naman po, color white naman po na Mitsubishi Xpander Cross, gusto ko pong ma-feature sa vlog niyo, gusto ko pong makakita ng full review niya. So comment lang po kayo dyan. So again, thank you very much.